lakas na mandirigma na tumutupad sa kanyang utos. Magpuri kayo sa Panginoon, mga anghel ng Diyos. Magsipawit kayo at ipagdangal siya magpakailanman. Upurihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat niyang mga anghel. Kayong malalakas na mandirigma na tumutupad sa kanyang utos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Poong Jesus Nazareno, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisang atid ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magandang hapon po mga kapatid. Ngayon po ang huling Biyernes sa buwan ng Setyembre at ngayon po ang 29 ng buwang ito, ating pong ipinagdiriwang ang kapistahan ng tatlong arkanghel, sina San Miguel, San Rafael at San Gabriel. Pagdasal po natin din ng lahat ng mga guro, it's the National Teachers Month, ang lahat ng mga certified public accountant na magbo-board exams po simula sa Linggo hanggang sa Lunes, hanggang sa Lunes, ang kaligtasan ng lahat, muli na naman pong nag-e-emit ang Bulkang Taal, ang kaligtasan ng mga naglalakbay, ang kagalingan ng mga may sakit, at lahat nating mga intensyon, kahilingan at pasasalamat. Upang sama-sama tayong muling mabiyayaan ng Diyos, ating hingin din ng kapatawaran sa lahat nating nagawang kalabisan at pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya't sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating kasalanan, at ihatid tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa saliw ng mga anghel, papurihan natin ang Diyos sa pag-awit ng papuri sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugda niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka na amin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang king kapu, kapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesu Kristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa mahusay na kaayusang pinamamahalaan mo ang mga ginagampanang paglilingkod ng mga anghel at mga tao. Para mo nang awang ipagkaloob na ang buhay namin sa lupa ay pangalagaan ng mga laging tumutuwang sa kalangitan na mga lingkod mong anghel tulad ni na Miguel, Gabriel at Rafael. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Sumiklab ang digmaan sa langit. Naglaban si Arkanghel Miguel kasama ang kanyang mga anghel at ang dragon kasama naman ang kanyang mga kampon. Natalo ang dragon at ang kanyang mga kampon at pinalaya sila sa langit. Itinapon ang dambuhalang dragon, ang matandang ahas na ang pangalay Diablo o Satanas, na dumaya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa, pati ang kanyang mga kampon. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan. Pagkat pinalayas na sa langit ang umuusig araw at gabi sa mga kapatid natin. Nagtagumpay sila laban sa Diablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero at ng kanilang pagsaksi sa katotohanan. Hindi sila nang hinayang sa kanilang buhay. Kaya't magalak kayo, kalangitan, at lahat ng naniriyahan diyan.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Poon, kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Ako, Poon, pumpuso nga awit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap na iyong templo, ayuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Poon, kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Poon, kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pangako mong narinig ng mga hari, pupurihin ka ng lahat at ika'y ipagbubunyi. Ang lahat ng ginawa mo ay kanilang aawitin at ang kadakilaan mo ay kanilang sasambitin. Poon, kita'y pupurihin sa lahat ng mga anghel. Magsitayo po ang lahat. Sabay-sabay. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, nang makita ni Jesus si Nathanael, ay kanyang sinabi, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Siya'y hindi mandaraya." Tinanong siya ni Nathanael, "Panginoon, paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Guro, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel," wika ni Nathanael. At sinabi sa kanya ni Jesus, "Nananampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakikita ka ng mga bagay na higit kaysa rito." At sinabi ni Jesus sa lahat, "Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang hapon pong muli sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong pagpapasyang magsimba ngayong pong huling Biyernes ng Setyembre, kahit muling nagbabanta ang pagbuhos ng ulan na nagiging karanasan na ho natin tuwing hapon. Salamat po at tayo'y naririto upang magsimba at bigyang sigla ang ating debosyon sa ating mahal na pong Jesus Nazareno dito sa kanyang pambansang Dambana. Palakpakan po nating muli ang mahal na poon.
Bago ko ho malimutan, ako'y nagpapasalamat kasi first time ko ho, sa tagal-tagal ko ho nagsisimbas, nagmimisa sa Quiapo, na narinig ko ho ang tinig ninyo. Narinig ko ang tinig ng mga deboto. Narinig ko ang tinig ng mga nagsisimba. Anong nakain nyo at kayo'y kumakanta? Well, sana ho yung ating hong... Anyway, maraming salamat ho. Ito ho ang ang tunay na layunin ng simbahan na hindi lamang koro ang aawit, kundi sa tulong nila, lahat tayo'y sabay-sabay na aawit sa bayang pag-awit sa harap ng Panginoon. Kaya marami hong salamat. Sana ho, hindi lang kanina sa pag-awit ng papuri, kundi all throughout the whole Mass. At sa lahat ng misa na atin hong dadaluhan, di lang po ngayon, hindi lang dito sa Quiapo, lalo na't pag kayo'y babalik sa kanya-kaninyong parokya at kapilya, huwag mahiya na umawit sa piling ng Panginoon sa harap ng Diyos. Dahil tulad nga ho ng ating laging binabanggit at pinagninilayan, he who sings well, prays twice. Diba? Siyang umaawit ng masigla at maayos, buong sigla, buong galak, ay higit na nakapagdadasal. Kaya, double na ho ang ating dasal, higit pa. Triple pa siguro. Dahil hindi lang narinig ng Diyos ang ating mga saloobin, isipan at damdamin, kundi ipinahayag pa natin lalo tigit sa ating tinig. He who sings well, prays twice. Salamat po sa pag-awit nyo kanina at alam kong aawit pa rin ho tayo sa buong banal na misa. Ngayon ho ay kapistahan ng tatlong arkanghel. Si Miguel, si Rafael, at si Gabriel. Tinatawag ho natin silang San Gabriel, San Miguel, at San Rafael. Dahil sila ho'y mga banal, sila'y mga anghel. At hindi lang basta anghel, archangels. Sabi ho ng ayon sa pananampalataya, meron daw ho tayong pitong arkanghel, 7 archangels. There was a time in history na nauso yung mga anghel, no? Napakalakas ng angelology, no? Pag-aaral tungkol sa mga anghel, naging laman ng merkado ang lahat-lahat ng uri ng mga anghel, iba-ibang itsura, iba-ibang figura, iba-ibang larawan. Naging collector's item in hong 7 archangels. Pero ho ngayon parang medyo hindi na ganun kasigla. Ngunit, ang ating debosyon at pagdiriwang sa kapistahan nila, lalong-lalo na ho sa tatlo, ating ginugunita ngayon tuwing sasapit ang 29 ng Setyembre. Meron pa po ang kapistahan ng mga anghel, the Feast of the Guardian Angels, and that would be on October 2. Yun hong ating mga anghel de la guardia, personalized. Yun hong individual, bawat isa daw sa atin ay meron hong Anghel de la Guardia, Guardian Angels. At ang kapistahan po nila ay sa Lunes, kaya huwag tayo makalimot ding magsimba bilang pasasalamat sa kanila. Siguro ho'y may tatanong nyo, Father, kung pito, ba't tatlo lang ang sineselebrate natin? Saint Michael, Saint Raphael, and Saint Gabriel. Well, for one, medyo biro ho ito, pero may totoo. Kung yun hong tatlo, hindi na ho natin maalala yung pa kayang pito. Kasi ho, bawat isang may kahulugan. No. Maigi na ho may tatlo kaysa sa wala. Father naman. Dahil pasalamat na ho tayo. Among the 7, we have 3 archangels to celebrate. Saint Michael, who is like God, siyang kawangis ng Diyos. Si San Gabriel, siyang lakas ng Diyos. At si San Rafael, siyang lunas at kagalingan ng Diyos. Yun ang apat, di ko nga ho kilala, di ko ma-memorize sa dami. At hindi ko rin ho matandaan ano yung kahulugan ng mga pangalan nila.
Kaya let's settle for the three. Muli, si San Miguel, siyang larawan ng Diyos. He who is like God. Si San Gabriel, siyang lakas ng Diyos. The strength of God. At si San Rafael, siyang lunas at kagalingan ng Diyos. The remedy of God. Memorize. Ayan na naman si Father. Yun nga ang tatlo, hirap na tayo i-memorize eh. Yung pa kayang pito. Kaya wag na hong umangal, bakit hindi pito? Okay na ho tayo sa tatlo. Ulit, pag sinabing si San Miguel, anong kahulugan ng pangalan niya? Ang kawangis ng Diyos. He who is like God. Si San Gabriel, ang lakas ng Diyos. The strength of God. At si San Rafael, siyang lunas kagalingan ng Diyos. Kung atin hong sasaliksikin sa banal na kasulatan, narinig ho natin sa unang pagbasa ang salaysay tungkol sa pakikipagdigma ni San Miguel. Diyan ho natin makikita si San Miguel sa aklat ng pahayag, The Book of Revelation. Si San Gabriel, si San Rafael muna, siya ho'y nasa aklat ni Tobit, isa sa mga deuterocanonicals, apocryphal books na hindi kinikilala ng ibang reliyon, ngunit may pitak sa puso nating mga Katoliko. At siya ho ang nagpagaling sa ama ni Tobit, si Tobias. At si San Gabriel, saan ho natin siya maririnig at matatagpuan? Malapit na ho ang simbang gabi. Sa lahat ng paghahanda sa pagdating ng Mesiyas, lalo na sa aklat ni San Lucas. Kaya itong tatlong arkanghel na ito, San Miguel, sa aklat ng pahayag, si San Rafael sa aklat ni Tobit, at si San Gabriel sa aklat ni San Lucas, mabuting balita, kinikilala mismo kahit ng kasulatan. Kaya't ganito na lang ang taas ng pagtingin ng simbahan sa tatlong arkanghel na ito. Kaya't dati ho'y hiwa-hiwalay ang kanilang kapistahan, ngunit pinagsama na ng simbahan sa iisang araw ngayon, 29 ng Setyembre. Ano ho'ng kahulugan ng kapistahan ito para sa atin? Para po sa akin, habang kanina ho ako'y nagninilay, dumating sa akin ng inspirasyon na dahil sa mga arkanghel na ito, may nag-uumapaw sa Diyos na kanilang inihahatid sa ating mga tao. Siyang nag-uumapaw sa Diyos ay kanilang inihahatid sa mga tao. Actually ho, ang kahulugan ng salitang angel, angelos in Greek, the messenger of God, ang tagapaghatid ng Diyos. Kaya kung merong mang nag-uumapaw na sadya sa Panginoon, ito ang inihahatid sa atin ng mga arkanghel tulad ni Miguel, ni Rafael, at ni Gabriel. Si San Miguel, siyang mukha ng Diyos, kawangis ng Diyos. Narinig ho natin sa unang pagbasa na nagtagumpay si San Miguel sa pakikipagdigma sa lahat ng masasamang espiritu dahil nag-uumapaw ang kapangyarihan ng Diyos, ang kabutihan laban sa lahat ng kasamaan. Si San Rafael, sa atin hong pagkakasakit, nagkasakit si Tobias, siya'y pinadala ng Diyos upang ihatid ang kagalingan kay Tobias. At kay Gabriel, sa kalagitnaan ng ang mundo'y naghihintay ng liwanag at pag-asa sa padarating pangakong Mesiyas, binigyang tuldok ng kalangitan ang paghihintay na ito sa pagpapadala kay Gabriel. At ako'y naniniwala na iisang anghel lang ang nagpakita kay Maria, kay Jose, kay Zacarias, kanino pa?
kay Jose at gayon din sa mga pastol. Yan ho ang maririnig natin sa simbang gabi. Bawat araw ng simbang gabi. At iisa ang bati ng anghel na nagpakita kay Jose, kay Maria, kay Zacarias at sa mga pastol. Huwag kang matakot, Maria. Huwag kang matakot, Jose. Huwag kang matakot, Zacarias. Huwag kayong matakot, mga batang pastol. Hindi man ho nasasaad sa kasulatan, ngunit sa iisang tinig ng pagpawi ng takot, ang lakas ng Diyos ang isinisiwalat ng anghel na walang iba kundi si Gabriel. Ito ho ang inihahatid nila sa atin. Tayo na may kanya-kanyang digmaan, we have our own respective battles. No? Alam ho ninyo, nagiging popular expression and what's your battle in life? Ano bang pinaglalaban mo sa mundo? Ano bang laban mo sa buhay? No? We have our own respective battles. And I hope sa atin hong pakikipagdigma sa buhay, lagi nating kikilalanin na ang Diyos sa kanyang nag-uumapaw na kapangyarihan ibinibigay sa atin si San Miguel upang siyang maging ating mapanghahawakan na ang Diyos ay kasama natin. At hindi doon nagtatapos. Siya rin ang magbibigay lunas si San Rafael sa lahat ng ating pakikidigma sa pagkakasakit at sa kawalan. At si San Gabriel na siyang lakas ng Panginoon, ang siyang magiging tugon ng Panginoon sa lahat nating pagkatakot at kawalang sigla. Tulad ni Jose, ni Maria, ni Zacarias at ng mga pastol. At nawa, sana po kung ito ang ating pananampalataya at pagkaunawa sa nag-uumapaw na kabutihan ng Diyos na inihahatid ng mga arkanghel sa atin. Sana tayo rin ho, katulad nila, anghel din. Nag-uumapaw at inihahatid sa iba ang kabutihan ng Diyos. Mamili ho kayo, anong gusto nyo? Tawagin tayong demonyo? Demonyo ka, demonyo ka. Na-experience nyo na ba yun? Sinabihan kayo, demonyo ka. Sana ho, hindi pa. Ngunit pag tayo ay sinabihan, you are an angel. You are an angel. Ibig sabihin, may nagawa tayong mapakabutit, napakaganda sa kanila. Inihatid natin ang nag-uumapaw na biyaya mula sa Diyos at tayo ang naging tagapagdala nito sa iba. Hingin po natin sa tulong nila San Miguel, San Gabriel at San Rafael na nawa tayo rin ay laging lumapit sa nag-uumapaw na kabutihan ng Diyos. Devotion ho natin sa mahal na Panginoong Jesus, the Lord of the Divine Mercy, overflowing ocean of mercy. Hindi lang ho dagat ng awa, kundi karagatan ng awa. Nag-uumapaw na habag at awa ng Diyos mula sa Panginoon Jesus na nawa tulad ng mga anghel ating lalapitan at pagsisikapang ihatid sa iba upang tulad nila tayo ang maging daan ng pagpapala at biyaya sa lahat ng umaasa at naghihintay. Hindi lang po tayo tagapaghatid, hindi lang tayo tagapagdala, kundi tayong nagsisikap na umugat sa nag-uumapaw na biyaya ng Diyos ay nabibiyayaan din hanggang ang biyayang napapasa atin naway maihatid at may bahagi natin sa iba. Sa gayong paraan, tunay tayong di nalalayo sa mga anghel, larawan ng Diyos, lunas ng Diyos sa lahat ng ating sakit at kahinaan, lakas at kapangyarihan ng Diyos sa mga pinanghihinaan. Hilingin po natin kay San Miguel, kay San Gabriel at kay San Rafael na tunay tayong maging kahawig nila at katulad nila, anghel
dito sa lupa kasama ng bawat isa. San Miguel, San Gabriel at San Rafael, ipanalangin ninyo kami. Magsitayo po ang lahat. Ang ating tugon sa bawat kahilingan, sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Ang mga Kristiyanong nagdurusa dahil sa pag-uusig, naway pagtanggol at palakasin ni San Miguel, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Ang mga nagpapahayag ng katotohanan, naway mabuhayan ng loob sa pangangalaga ni San Gabriel, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Ang ating mga kapatid na may sakit at nagdurusa, naway aliwin ni San Rafael, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Tayo naway magkaroon ng kababaan ng loob sa harap ng hiwaga ng paglikha na hindi natin nakikita, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Atin nawang laging mamalayan ang pagkilos ng ating mga anghel na tagatanod, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Pagdasal po natin ang lahat ng mga guro sa pagdiriwang ng pambansang buwan ng mga guro. Silang naging nagturo sa atin ng karunungan at kabutihan mula noon hanggang ngayon. Gayun din ang lahat ng mga accountants na mag-CCPA board exams simula bukas hanggang Lunes. Ang mga patuloy sa paghahanap trabaho, ang kaligtasan ng mga naglalakbay, ang mga kababayan natin sa malapit sa Bulcang Taal, ang kagalingan ng mga may sakit, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Sa katahimikan, pagkatiwala natin sa Diyos, lahat nating mga kahilingan. O Diyos, amang makapangyarihan, sa iyong nag-uumapaw na kabutihan, ipinadala mo sa amin ng iyong mga anghel upang ihatid ang iyong pagpapala at kabutihan. Kami rin nawa na kanilang pinaghatiran ay maging katulad nila sa kabutihan sa pagbabahagi ng lahat mong biyayang ibinigay sa lahat ng mga umaasa at naghihintay. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Tayo po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating mga nakayanan kasama ng lahat nating mga intensyon
kahilingan, pasasalamat at mga taong ipinagdarasal ay maging kalugod-lugod nawang lahat sa Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ng pagpupuri sa iyo ay dumadalangin. Dumadalangin sa pagdadala ng mga anghel sa mga alay namin para maiharap sa iyo. Kalugdan mo ang mga ito at pagkaloban mong pakinabangan naming lahat ang inililigtas mo. Sa ngalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa harap ng kadakilaan mo sa lupa at langit, mga anghel at arkanghel ay di makapagwawalang imik. Ikaw ang kanilang inaawitan at pinaglilingkuran sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus na minamahal, itinuturing nilang pinakamataas na karangalan ang magpuri sa iyo bilang layunin ng pag-iral. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kaming nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, ihinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsinuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad ng sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad na ang sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Ngayon at magpakailanman.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo, Ama, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, ang aming Santo Papa sa Roma, ni Jose na aming arsobispo dito sa Maynila, at lahat ng obispo at kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, ang Nuestra Señora de la Buena Hora, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, ni San Juan Bautista, aming patron, at ng lahat ng mga apostol, martir at banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Isa sa kalikasan ng mga anghel ang umaawit ng papuri sa harap ng Diyos. Kaya kaisa nila at kaisa rin ng Diyos na kanilang inaawitan bilang mga kapatid ng Poong Nazareno, kilalanin natin ang Diyos Ama sa pag-awit ng Ama namin sa Kanya. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Panginoon, ihadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang siyang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang hatid at hangad ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Tulad ng mga anghel, sila'y tagapaghatid ng mabuting balita. Hindi fake news, hindi chismis. Kaya't pagsikapan ho nating mahawig sa mga anghel tulad ni Gabriel, Rafael at Miguel sa paghahatid ng nag-uumapaw na kapayapaan mula sa Diyos upang pagsaluhan nating lahat. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong lahat na sa Kanya'y kikilala at tatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihatid nawa tayo ng katawan na tugo ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa puso'y
mabuhay. Panginoong Jesus, Nazareno, sa mga kasalanan ko, buhay ko'y Jesus Nazareno, ay buti mo sa hirap at usay kay kasama ko. Ang sama ko at dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga panghihirap. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong amin ang napagsaluhan ang pagkaing nagbibigay buhay
Ang dalangin naming mga dinulutan nito ng lakas ay makatahak nawa kami ng buong tapang sa landas patungong kalangitan. Sa maaasahang pagkalinga ng iyong mga anghel, lalo tigit ni San Miguel, San Rafael at San Gabriel. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang darating pong linggo ay a primero ng Oktubre, October 1, simula ng buwan ng Santo Rosario. Pagsikapan ho nating huwag makalimot na araw-araw muli nating dasalin ng Santo Rosario. Kapistahan din po ng Mahal na Birhen ng La Naval, Nuestra Señora de Santo Rosario na nasa Santo Domingo Church. Hanapan po natin ang oras na tayo'y makadalaw sa Mahal na Ina ng Santo Rosario, Birhen ng La Naval. Ang kapistahan naman po niya ay sa darating na susunod na linggo, October 7. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ating tanggapin ang pagbabasbas ng Panginoon. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan po ninyo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong masaganang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may pasasalamat at utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga larawan, mga pangalan at intensyon ng lahat ng di makasimba dulot ng iba't ibang kadahilanan, maging ang kanilang mga imahen at dasalan. At nawa ang lahat ng ito, Panginoon, ay magpaalala sa amin sa binyag kung saan kami nangako na Ikaw ang pakamamahalin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lagi ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Humayo tayo at patuloy sa pag-uumapaw na pagpapala ng Diyos sa tulong ng mga anghel. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Sabay-sabay po tayo. Pinipintuho ka namin. Alam mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, ligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Sabay-sabay. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Happy weekend po sa ating lahat.